Good morning mga kagroomers! Once again, this is Fritz Inisa and welcome to my vlog. So mga kagroomers, before we continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future. If ever you have any questions or suggestions mga kagroomers, you can always comment down below on any videos on my YouTube channel, or you can always send me a message on my Facebook account, which is still Fritz Sinisa, okay? Para makakaita yun ng content for your request. And also, mga ka-groomers, I just wanna say thank you to Team Maldita and Misamis Oriental Goldfish Club, headed by Boss Icy. Congratulations on your very, very successful first National Actual Goldfish Show. Nakachamba din tayo mga groomers. Nakuha natin yung first, second, and third for the large category rancho. Again, thank you very much, organizer. And also, shout out to Bullingit Line or Trupang Bullingit. Sila yung tumulong kay Boss IC na mag-set up. Again, napakabuting mga tao talaga ng Trupang Bullingit sa pag-assist ng mga actual shows, especially on the setup, the lights, and the aeration. Yan kasi yung mga pinakamahirap na ano mga ka-groomers eh, setup yung lights at saka aeration. And again, shout out to Jongjong, Jojo, and Gigi, sila, and also John Rizzo team, sila yung nag-rescue or tumulong sa kina Boss IC sa pag-setup doon. Okay, so see you again also mga ka-groomers this coming May 5, 6, and 7 for the second Pride of Aurora National Actual Goldfish Show. So again, invite ko na kayo in advance. And also for our trophies, if ever you have any questions, if ever may tanong kayo kung sino ang gumawa ng trophies natin, of course, the one and only trophy maker in the Philippines, the number one trophy maker in the Philippines for me, ha, it's Franco. So, yung trophy natin for the BIS, mga groomers, last time it's 16 kilos. So, I suggested another BIS trophy which is more heavier than the previous one. So, around 18 kilos yung sinuggest ko kay Sir Franco na gawin na trophy. And also, it has a different design. So, sabi ni Sir Franco siya na raw yung bahala. Siguro mag-add tayo ng isang isda doon since apat lang yung isda before. The Oranda, Ryuken, Rancho, and Dimikin. So I will add a short tail nga Oranda. Para lima na yung isda. And then another additional design na lang din. Okay, so again, shout out to Sir Franco. Thank you very much, sir, for your beautiful trophies. Quality talaga. Okay, so let's move on. And also, before I forgot, shout out to Team Panay Goldfish Groomers, RR Donaires from CDO City, Cagayan de Oro City, Lorenzo Tio Vesela, and again, ito si Sir Lorenzo Tio Vesela, siya yung nag-report sa akin na ginamit yung mga videos ko may nagbibenta kasi ng mga isda online na yung mga videos ko ginagamit niya for marketing purposes. Sabi niya own breed daw. So again guys, no need naman siguro gumawa ng ganyan para lang kumita. It's just mag-effort lang kayo ng yung bang patas ba? Kasi hindi naman kayo asenso diyan sa pangloloko. Okay? So again, thank you very much, Sir Lawrence, for giving me that information. Also, shout out to Melay Balat from Malaybalay Bukidnon, Meljong Aquatics. Again, for Malaybalay, I already nag-PM sa akin si Sir Jules, yung organizer doon, that there will be an actual show this coming April. I guess that's what would be third week of April. So,
soon, sana matuloy na to, and then he's inviting me as one of the judges. So kita-kita tayo mga taga Malaybalay Bukidnon. And shout out to RR Donaire and Cahill, Cahill Andre Sarati. So again, thank you very much guys for following on my videos, and also again for everyone who followed and subscribed on my YouTube channel, thank you very much for your support. So so much for that. Our content for today, mga ka-groomers. Ay, before ko makalimutan, we have an anniversary showdown, National Goldfish Show. This is an actual show from my groomer, Jerry Sutin, or Bullying It Line in Iligan. So again, ito na yung, as you can see on the screen, yung ano nila, poster nila. So their judges is Doc Elmer, Francis Roland Yu, William D, and Tikoy House. Those are the four judges for this actual show. And it's a national actual goldfish show. Again, congratulations in advance, MJ Aquatics by Bullying It Line. Okay, so our content for today, mga groomers, since we are talking about actual show, so marami kasing nagtatanong sa akin or nagsisend ng message if ano ba daw yung tinitingnan. I guess I already have a vlog for this before, but a lot of groomers and also subscribers, followers na nagsisend ng message na ano ba talaga yung dapat gawin doon sa actual show, or ano ba ang proper na pag-judge ng mga hurado natin sa pagpili ng mga isda na dapat manalo. So again, I just want to share with you lang, mga groomers, as a judge, kung ano talaga ang tinitingnan namin sa isda, ano yung isda na maganda para sa iba, pero sa mga judge, iba kasi yung pag-judge ng isda, mga groomers, not just the physical or the color, kasi hindi naman to color competition. Although, one factor yung color, mga groomers, kasi dyan makikita kung paano talaga groom yung isda. But somehow, may mga isda kasi din na hindi talaga ganyan ka sama compared to the red-white. So, the red-white is, meron kasi ding hindi siya ganun ka-red talaga, na bloody red yung kulay. Pero fully groomed na siya. So, it really depends, mga groomers. So, let's start, mga groomers, sa pag-bench-in ng isda. So, sa pag-bench-in ng isda, mga groomers, of course, the organizer will look at it na yung isda mo nasa cellophane pa, and they will check on it na walang mga sakit. Sakit, ibig ko sabihin, mga groomers, there's no fin rot, white spot, or any red spot on the body. So, pag ganyan, pag mag-okay na yung organizer, okay, pasado yung isda, walang anumang sakit. Kasi yung mga may sakit, mga groomers, automatically, hindi yan tatanggapin ng organizer if ever makita nila sa cellophane na pag-check nila na may sakit yung isda nyo. They will inform the groomer immediately na medyo may white spot, may red spot, or may fin rot yung isda mo. But however, if gusto talaga ng groomer na isali yung isda niya kahit may ganun, may sakit or anything na may damage yung katawan, nasa groomer na yon. Kasi nasa groomer at organizer na yon. So pag sabi ng groomer, okay lang yan, pang support ko lang yan sa show, at least alam niya na may sakit yung isda niya bago niya isasali sa show. So for that, mga ka-groomers, expect na lang na medyo hindi talaga mananalo sa show yung mga may sakit na isda. Ang purpose lang ng groomer or may-ari ng isda na isali yung isda niya kahit may sakit is to support the show. Kasi nando na siya eh. So saludo ako sa mga ganyang mga groomers na kahit wala nang chance na manalo, sumusuporta pa rin.
Okay, so I just want to clarify on that, mga ka-groomers. Kasi wala kasing DQ pag nasa show tank na yung isda mo. Di yan pwedeng i-disqualified. Kasi tinanggap ng organizer yung isda mo. But unfortunately, real talk is hindi naman nanalo ang isdang may sakit. Okay? So second thing is, nandito kasi yung request niya, mga ka-groomers. Binabasa ko lang. Second thing is, yung, wait lang ha, yung undersize. Okay. Kasi yung iba, yung undersize, mga ka-groomers, let's just say, yung isda mo is 8.2 cm. So, that's medium for medium category. So, given na maganda yung isda mo, malaki ang katawan, kompleto, compact, pang show talaga. Ready to show na talaga siya. But however, yung size niya is 8.2 cm. So, maliit siya, undersize siya, pag may 8.9 or 9 or 8.7. So, yung mga 8.7, 8.8, 8.9 or 9 cm talaga, given na same lang yung pangangatawa ng mga isda niyo, body proportion, when, lahat-lahat, same lang talaga kayo na maganda din ang isda niya. Mas advantage talaga yung malaki na isda compared to the 8.2, 8.3, ganyan. So, mas preferred talaga namin yung mas malaki given na parehong maganda. Okay? So, advantage talaga ang malaki. But, if malaki lang yung isda mo, tapos hindi proportion, manipis ang wen, hindi balance yung body proportion, pangit yung swimming pattern, ay of course, talo talaga yan. Hindi naman palakihan to. What I'm just saying is, advantage yung mas malaki given na pareho kayong maganda ang isda. Okay? So, next is yung movement ng isda or swimming pattern. Again, maraming beses ko na to minention sa vlog ko. Swimming pattern. So, when we're talking about swimming pattern, malaki ang factor niyan sa pag-judge namin sa isda. Of course, this is, you're joining a fashion show or a goldfish show. So, your fish should swim. Yung isda niyo, pag nasa gilid lang, nakatulala, hindi lumalangoy, of course, kahit gaano pa kaganda yung isda niyo, kahit gaano pa galaki yung katawan, sabihin na natin, walang makakatalo. But, if ever yung isda niyo hindi lumangoy, sorry na lang, hindi talaga mananalo yan sa kondisyon ng ibang isda. So, swimming pattern doon kasi yan, hindi kasi reason yan yung malayo, yung galing sa malayo yung isda. Ako kasi, mga groomers, experience ko na yan. Ako, ilang beses na ako dumadayo, Malaybalay, Bukidnon, Butuan, Coronadal, saan pa ito? Cagayan. Malayo yun, mga ka-groomers. Cagayan, Iligan lang siguro yung pinakamalapit na nasalihan ko. Dito sa Lanao. Pero sa pinakamalayo kong nasalihan is Butuan and Coronadal. That is 8 to 9 hours drive. Private car yan, mga ka-groomers. Hindi yan naka-bus. Private car pa yan. But however, thank God, nag-champion na ako sa Malaybalay. Malaybalay ba yun? Sa Butuan, nanalo na ako sa Coronadal. So, hindi reason para sa akin yung galing sa malayong isda. Depende talaga yan sa pag-prepare or pag-condition ng isda ng groomer. Okay? Kasi ako, experience ko yan, mga groomers . Kaya hindi ako naniniwala na galing sa malayo yung isda, stress yung isda kasi hindi lumangoy. Hindi, real talk, hindi condition ang isda mo para sa show na yan. Okay? So, big factor yung proper quarantine talaga ng isda.
And also, dapat yung sa pag-judge kasi namin sa isda, mga ka-groomers, normal lang yung ano, ganyanin ba yung aquarium? Ano ba yan? Toktoko na mo ba? Toktokon. So, we normally touch the aquarium like this, mga ka-groomers, pag maganda yung isda. Kasi we want to check if ano ba talaga. So, once or twice lang namin ginaganyan. Pag di lumangoy yung isda nyo, di condition ang isda nyo, di talaga lalangoy yan. So, another minus. So, doon talaga kami sa isda na lumalangoy. Because it's a fashion show, as I mentioned. And also, mga ka-groomers, may mga nakikita din ako kasi na tinatanong nila nga, okay ba yung isda sa tank, ginagalaw yung hose or yung airstone para lang lumangoy ang isda. For me, mga groomers, as a judge, bawal yan. Kasi, lalangoy talaga ang isda pag tinatouch mo sila or pag medyo hinahawakan mo sila. Lalangoy talaga yan. Galawin mo yan ng airstone, lalangoy yan. Kasi, magugulat sila. Hindi, lalangoy. So, for me, mga ka-groomers, it's a bad habit na makita ng mga newbies or mga ka-groomers natin na ganyan ang pamamaraan natin sa pag-judge ng isda. So, for me lang, mga ka-groomers, ha? So, pangit bang tingnan? Ang normal kasi is yung itoktok yung glass. So, again, that's one of the things na I observe sa iba. Pero sa kanila lang naman yan eh. Pero pangit kasi tingnan. Sana i-avoid na yung ganyang style. And also, mga ka-groomers, for the color. So, again, advantage talaga yung lumilitaw talaga yung kulay. Especially on red-white, on kirin. Ang kirin, dapat maitim talaga. And then, red-orange yung belly, ganyan. So, dapat luto talaga yung color niya. Especially kirin, kaliko, yan kasi yung mga mahirap kasi maraming kulay. So, sa red-white, pinofocus mo lang talaga yung lalabas talaga yung pagka-red niya. At saka, walang damage yung katawan niya. Kasi yung white na part, pag medyo may damage yan, madali kasi makita kahit dot lang, red dot, minus na yan. Okay? So, hopefully, let me check if may nakalimutan akong Okay. I guess yun na yun lahat, mga groomers. May sakit. Okay. Okay. I guess I already mentioned all the things na yung mga basics na pag-judge namin at saka yung pag-prepare nyo sa mga isda nyo, kung paano kayo manalo. So, again, I just want to I just remember last night na may nag-send ng isda na gusto niyang ipakita kung tama na ba to yung katawan ng isda. Short tail yun. So, I mentioned na sobra na yung pagka-belly drop ng short tail mo. So, hindi na siya proportion ba? Grabe na talaga yung belly drop. I guess maraming egg. I guess female yun eh. Maraming egg. So, sabi ko, i-diet mo lang muna yan before mo isali. So, again, mga groomers, isa din sa natin tingnan, yung hindi naman, gaya ng sabi ko, hindi yan palakihan ng katawan or palakihan ng belly. Hindi magandang tingnan yung sobrang napakalaki na belly, mga groomers. Lain gid siya. Sa Bisaya pa. Okay, so, it should be proportion, mga ka-groomers. Huwag naman yung medium size, pero yung belly parang naka-jumbo size. Mas malaki pa yung belly kaysa katawan. Okay? So, again, it should be proportion. Everything should be proportion from the wind, the body, and the belly, and also the swimming pattern. Okay? So, what I can suggest is, please, if ever you have time, you can always, if ever may mga actual shows,
you can always, if ever nahihiya pa kayong sumali, you can always watch man for free, mga groomers. So, may time naman yan na magpapapasok yung mga organizer para makita nyo in person kung ano talaga ang kaibahan ng mga isda na pang show. Okay, so may idea talaga kayo ba para if yung mga ginugroom nyo sa bahay, sobrang laki pala ng belly, ma-adjust nyo agad, okay? So again, mga groomers, hopefully we'll learn a little bit for this discussion. And again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.